Bo Belga, wala sa isip ang 51 points na in-score ng import ng San Miguel Beermen na sa Chris Makolo. As long as nanalo ang Rain or Shine Ilasto Painters, ang Rain or Shine ay matinding harang pa sa SMB sa semis sa pagkakapanalo nito sa Game 3 ng laban nila. Ayon sa import ng SMB, capable daw siyang maka-score ng ganon nang tanungin siya sa 51 points na nagawa. Samantala, ayon naman kay Bo Belga, kung umiscore yung isang tao ng ganon at limited yung iba, okay lang sa amin. Hindi naman kayang talunan ng iisang tao yung lima. Hindi pumutok si Chris Ross at si Junmar Fajardo naman ay limited. Sinolo ng import, solohin na lang niya sa susunod na game para masaya. Kung umiscore siya ng 60 points tapos panala kami, salamat ulit, yun lang yun. Sinabi pa ni Bo Belga na team effort talaga ang nagpanalo sa kanila. 11 players ng Rain or Shine Ilasto Painters ang nagtulungan para manalo daw sila. Iisang player lang ang hindi naka-score. Ayon pa kay Bo Belga, 5-on-5 ang laban. Lahat ng ginamit ni Coach Caloy Garcia nakatulong sa team at naka-score. Next game, umuscore ulit daw si Chris Makolo ng 70 points. Okay lang, basta 2 points lang yung iba. Ay naman kay Coach Caloy Garcia, munti ka na naman kaming matalo. Tulad ng sinabi ko, mahirap talagang kalaban ng San Miguel Beermen dahil malakas sila. Proud ako na hindi kami na-sweep ng powerhouse team na San Miguel Beermen. Pinangunahan ni Rey Nambatak ang Rain or Shine Ilasto Painters, Gabe Norwood at si Bo Belga ang panalo sa San Miguel Beermen. Inaasahang magiging maganda ang susunod na laban ng SMB at ng Rain or Shine dahil sa kabilang banda sa pagitan ng TNT at ng Barangay Ginebra ay na-extend din. Marami mga fans ng PBA ang nag-aabang sa semifinal game ngayong August 1, TNT versus Ginebra at SMB versus Ross sa August 2. Sila mga ka-BM, ito yung pinakabagong balita ngayon sa mundo ng Philippine Basketball Association. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel na to. Like and subscribe mga ka-BM. Peace out!